Bismillah, pwede ka na pong magsimula, aming guro na Ustad Ahmad Barcelon. Falyatafaddal. Tumalhamdulillah rabbil alamin bi umuri dunya wa din. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'd wa salamu alaykum ikwanal muslimin wal muslimat. At magandang gabi po o magandang araw sa dadaknan ng palatuntunan ito ng Wangwan Maranao Wan Muhadara. Tanggapin nawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga pagsambang ito at pagpupuri sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, at palakasin ang mga ganitong gawain at sila'y gantimpalaan sa mga ginagawa ng mga kapatid nating ito, na kung saan ay may parating ang katotohanan, al-haq, sa sangkatauhan. Mga minamahal kong mga kapatid, mga kababayan, tunay na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa man yabtagi ghayral Islam, dinan palan yukbal minhu wa huwa bil akhirati minal qasirin. Kung ating ililiwat ang mensaheng yaan na kung saan ay matatagpuan natin sa Surah Al-Imran, Al-Aya 85 o verse 85 ng banal na Quran sa Surah Al-Imran, tunay na sinabi ng Allah, mga kababayan, mga kapatid, ang sinuman na pumili, so tinutukoy daw sinong tao man, sino man ang pumili ng ibang reliyon, maliban sa pagsunod sa kautusan ng Allah, sa maikling salita sa wikang Arabic ay Islam, ito ay hindi niya tatanggapin at mapapabilang siya sa mga talunan. Mga kababayan, ang Islam po ay hindi po isang bagong reliyon, sapagkat may mga pare pastor ang nagpakalat na ang Islam ay itinayo ng muling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan po ay isang malaking kasinungalingan, sapagkat ang 124,000 na disciple o sahaba radiyallahu anhum ng propeta, no po, ay wala po isa sa kanila ang nagturo ng wala na ang sugo, na ang reliyong sinundan nila sa sugo ay reliyong itinayo ni Propeta Muhammad. Bagkus bawat isa sa kanila na 124,000 na disciple, no po, si Jesus Christ, ang ayon sa Biblia, 12 lamang, no po, ha? At nung panahon, nakakailang-kailangan nila si Kristo, kailang-kailangan ni Kristo ang kanyang 12 alagad, ay nagsitakas pa. Kaya walang makapagsabi ng tunay na pangyayari sa gaganapan ng ministeryo ni Jesus Christ, o sa tunay niyang pangalan ay Isa ibn Maryam. No po. Pero ang uling sugo na si Propeta Muhammad, sallallahu salam, ang kanyang 124,000 na disciple, no po, ay mga saksi, no po, na sila ay mga saksi na kung saan ay talagang nagpahayag ng mga bagay kung ano ang mga narinig nila, nakita nila sa huling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At isa man sa 124,000, no po, na disciple o tinatawag na sahaba ng propeta ay walang nangaral na ang huling sugo'y nagtatag ng reliyong Islam. Bagkus sila mismo ang nagnanarate, nagsasabit, nagpapahayag ng mga kapanahunan na wala na ang sugo, na sinasabi nila, na paulit-ulit na sinasabi ng propeta, no po, na ang reliyong kanyang ipinahayag ay reliyong pa ni Adan. Binabanggit niya si Adan. Sino po ba si Adan? O Adam alayhis salam, ang unang tao na nilikha ng Allah dito sa sangkalupaan. Ano po? Ha? Kung saan tayong lahat ay nagmula sa kanya. Anuman ang inyong paniniwala, tayong lahat ay naniniwala na tayong lahat ay mula kay Adam alayhis salam. At mini-mention mismo
ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang reliyong kanyang ipinalaganap ay siya ding reliyong itinuro ni Adan sa kanyang mga anak at kaapu-apuhan. See? At tumamatay ang Adam alayhi salam, ang tao'y nangaligaw, natuto silang sumumba sa mga Diyos-Diyosan, gumawa na sila ng kanilang mga sariling Diyos ng mga panahon yaon dahil wala nang gumagabay sa kanila. Ha? Oh. At halos hindi na ma-distinguish, no? Hindi na malaman kung sino ang tao sa hayop ng panahon na kung saan ay nagkana ang sangkatauhan sa sangkalupaan nang wala na si Adan. No? Ibig sabihin, nangaligaw na talaga ang tao. Kasamaan na ang kanilang naikalat sa sangkalupaan. At noong mga panahong yaon, hindi po ba maging ikaw ay Kristiyano? Diba? Wala naman tayong pinagkaiba ng paniniwala, kababayan. Hindi ba? Noong mga panahong yaon na kung saan ay wala na ang direksyon ang sangkatauhan, ay may isang tao naman na nasumpungan na matuwid ng panahong yaon na wala na si Adan. At yan ay kasangkatauhan ni Noah. Hindi po ba? O pare-pareho tayo ng paniniwala. No. Tinawag at itinalaga si Noah bilang kapalit ni Adan. Ano ang tungkulin? Para muling panumbalikin lamang ang tao sa matuwid na pagsunod sa mga alituntunin at batas ng Diyos. Di po ba? Hindi naman inutusan si Noah na mangaral at magtayo ng reliyon na kanyang sarili. Walang ganun, di po ba? Maging sa aklat ng Biblia, ay ating pinaniniwalaan ang ganyang paniniwala. Hindi po ba, mga kababayan? O, hindi ba? O, ang tanging itinuro lamang ni Noah ay panumbalikin ang tao, babalaan ang tao na ang kanilang ginagawang kasamaan ay sagad na. Sila ay manumbalik na sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. At sa wikang Arabic lang din nun ay Islam. Yun lang din ang po itinuro ni Noah sa sangkatauhan eh. Hindi po ba? O, nalipol ang tao ng panahon ni Noah. Ang natira lamang ay yung mga nakasakay sa arko na nanumbalik sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. At silang muli ang nagparami ng tao. Hindi po ba? Oo. Dahil pinangako na ng Diyos kay Noah na hindi niya nagugunawin pa ang daigdig sa pamamagitan ng baha. Oo. Kaya nung muling kumalat ang tao sa sangkalupaan, nagkaroon na naman ng maraming mga bayan, bansa, tribo, ano po, anong ginawang paggabay ng Diyos sa sangkatauhan? Anong ginawa niyang paggabay upang ang tao ikangay magabayan sa tama at matuwid na landas? Hindi po ba't ang ginawa ng Diyos sa bawat bayan, sa bawat bansa na lilitaw? Hindi po ba't ang ginagawa ng Diyos ay pumipili siyang ng isang matuwid doon sa kanila at siyang itinatalaga niya bilang tagapagbabala, bilang tagagabay sa kanilang mga lahi? Nagtatalaga siya ng sugo, propeta, na siyang magpapaalala sa kanila na sundin lamang palagi ang kautusan ng Diyos. At diyan nga nagsilitaw ang napakaraming mga propeta at mga sugo na mga maalala natin na mga kilala pa hanggang sa ngayon ay katulad nila Abraham, Saleh, Idris, Elijah, Jeremias, ano po, Moses, David, Solomon, ano po, diba? Sumaka nila nawa lahat ang kapayapaan. Ano ang kanilang naging misyon nang sila italaga bilang mga sugo? Sila po ba'y inutusan ng magtayo ng kanilang mga reliyon? Hindi po, mga kababayan. Sila'y inutusan para lamang ang tao ay gabayan, paalalahanan, no po, na patuloy na sumunod lamang sa kautusan ng Diyos. Hanggang kay Hesukristo, sumakanya nawa ang kapayapaan. Maging si Hesukristo, hindi po ba ang ipinangaral lamang ni Hesukristo ay ang sundin ang kautusan ng Diyos? Maging mabuti sa kanyang magulang. Wala namang itinayong reliyon si Kristo. Wala rin siyang itinayo na Kristyanismo. Ni ang salitang Kristyanismo, hindi niya alam. Walang kinalaman si Hesukristo. Batid ng mga parin, pastor at mga ministro na iba-ibang sekta ng reliyon, ng Kristyanismo,
ang bagay na ito. Pero bakit ayaw ilantad ng inyong mga leader na mga Kristiyano? Sapagkat magbubukas sa inyong kaisipan, mga kababayan, na ang pinaniniwalaan ninyong reliyong Kristiyanismo ay wala palang kinalaman dito sa Jesucristo. Ha? Kailanman na hindi nabanggit ni Jesus ang salitang Kristiyano o Kristiyanismo? Wala. Ha? Batid ito ng inyong mga leader. Oh. Bagkos, ano talaga ang ipinangaral maging ni Jesucristo? Islam din. Ha? Oh. Kaya mo bang patunayan niya, Ustad? Ay, ano po bang Islam? Eh kahit tingnan nyo sa Webster Dictionary, maging sa wikang Arabic, walang ibang kahulugan ito kundi sundin lamang ang mga kautusan ng Diyos o utos ng Diyos. O, tinatanong ko nga ang inyong mga pare at mga pastor, ha? Ng isang pangyayari habang nangangaral si Jesus at impact na binabasa ito sa inyo, sa inyong mga misa, sa inyong mga pagsamba, ha? Sa inyong mga Bible study, mga kababayan, ha? Na mga kababayan naming mga kakristyanuhan, na mayroong isang mayamang binata ang lumapit kay Jesus at nagtanong ang mayamang binatang ito. Ang tanong ng binatang ito ay paghahangad niya ng kaligtasan ng kanyang kaluluwa. No po? Salvation of his soul. Ha? Ubatid natin lahat ito, lalo na sa mga pastor at mga ministro. Hindi po ba? At yung binatang ito ay nagtanong kay Jesucristo. At ang sabi ng binatang ito, Guro, mabuting guro, anong kabutihan ng aking gagawin upang makamit ko o makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Anong hangad ng binatang mayamang ito? Ha? Kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Buhay na walang hanggan. Ano po ba ang isinagot ni Jesucristo, mga kababayan? Ha? Oh. Nagtatanong sa kanya yung mayamang ito na binata na anong dapat gawin ito para magkamit siya ng kaligtasan ng kanyang kaluluwa. O ano po ang direktang isasagot ni Kristo kung ang kaligtasan ay katolisismo, di ba sasabihin ni Kristo kagad, magkatoliko ka. Hindi po ba? Oh. Kung ang kaligtasan ay pagiging iglesia, sasabihin niya, mag-iglesia ka. Kung ang kaligtasan ay pag-born again, sasabihin niya, mag-born again ka. Kung ang kaligtasan ay pag-Seventh-day Adventist o Sabadista, sasabihin niya, mag-Sabadista ka. Ha? Mangiling ka sa araw ng Sabat. O hindi po ba? Kung ang kaligtasan ay pagdadating daan, sasabihin niya, magdating daan ka. Hindi po ba? Kung ang kaligtasan ay pagbabaptis, sasabihin niya, magbaptis ka. O, di po ba? O magmethodist ka, mag-espiritista ka. Ganun po ba, mga kababayan, excuse me, ang isinagot ni Jesucristo? Hindi po ba napakalinaw ng isinagot ni Jesucristo? Napakaikli na siyang kaligtasan ng sangkatauhan. Ewan ko bakit hindi niyo inuunawa ito. Ano sagot ni Kristo sa binata? Simple lang. Sundin mo ang kautusan ng Diyos. Sundin mo ang mga utos. O hindi po ba? O, ano po ba ang kahulugan ng salitang Islam sa wikang Arabic? Ha? O, ito po yung Arabic na salita. Ano ang kahulugan nito sa wikang Tagalog? O hindi ba napakasimple lang? Pagsunod sa kautusan ng Diyos. Kaya napakalinaw ang aral ni Jesucristo ay Islam, mga kababayan. Kaya nga, sa huling tipan niya na aking ni-recite sa inyo na matatagpuan sa banal na Quran, ha, ay nagbigay na ng konklusyong kagad ang dakilang tagapaglika. Naglatag na siya ng final conclusion. Ano yung final conclusion? Sino man daw tao na pipili ng ibang reliyon maliban sa pagsunod sa kautusan ng Diyos sa wikang Arabic ay Islam, ito ay hindi niya tatanggapin at mapapabilang siya sa mga talunan. You see? Kaya anuman ang reliyon niyo ngayon na kinaanibang, no po, ha? Kung hindi yan Islam,
Sorry to say po, huwag po kayo masaktan. Diretsuhan, hindi po ako nagsabi niyan, ang dakilang tagapaglika na po na wala nang kaligtasan pang naghihintay sa inyo. At diniretso na ng dakilang tagapaglika, mapapabilang kayo sa mga loser o talunan. See? Ganun po kasimple yan. Bakit? Eh kasi po iisa lang talaga ang reliyon na ipinalaganap ng lahat ng mga sugo mula pa sa panahon ni Adan hanggang sa huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano po? Yun ang tunay na reliyon na mula sa Diyos. Ano po? Dahil bakit? Ha? Ang tunay na reliyon na mula sa Diyos, sinasakop niya ang lahat ng panahon ng sangkatauhan. Ha? Kasi hindi magiging makatarungan, mga kababayan, kung ang reliyon ay ibababa niya sa huling panahon. No? Kung ang kaligtasan ay ibababa niya sa huling panahon. Bakit? Kasi magrereklamo po yung mga naunang mga tao. Ano po? Ha? Nasabihin nila, bakit mo kami parurusahan? Ha? Eh hindi mo pinarating sa amin ang iyong kaligtasan. Ang kaligtasan na para sa amin. O, hindi ka makatarungan, Panginoon. No, hindi ganon. No? So, ang dakilang tagapaglika, ang Allah subhanahu wa ta'ala, mga kababayan, ay makatarungan sa lahat ng kanyang mga nilika. Kaya nga, mula nang likain niya ang unang tao, ay ibinaba niya na kagad ang patnubay na gagabay sa sangkatauhan. At yan nga ay ang reliyong Islam. Ano po? At wala nang iba pang reliyon. Ano po? Na ibinaba ang Diyos dito sa lupa maliban sa iisang reliyon na gabay sa tao. Bukod sa Islam, ano po? Lahat ng reliyon ay inimbento lamang ng tao. Ano po? Katang-isip lamang ng tao. See? Ang Islam, hindi po. Sapagkat ang Islam, mulat-mula pa. Ano po? Mulat-mula pa. Sa panahon ni Adan, yan ang kauna-unahang iginabay ng Diyos sa kanyang nilika na tao. At ito'y mananatili hanggang sa katapusan ng sandaigdigan. Yan po, isang matinding advice na po ang aking binitawan sa inyo, mga kababayan. Ano po? Kaya magsumikap po tayo na suriin ito, mga kababayan. O yan po ang una kong mensahe, inuna ko na po kayo, mga kababayan ko, na nanonood ngayon dito sa One Muhadara, One Maranao. One Maranao, One Muhadara. Po. At ngayon naman, dadako naman ako sa mga kapatid ko at kapwa alipin ko ng Allah subhanahu wa ta'ala. O mga kapwa ko alipin, mga looks ko, mga pagari ko sa agama ng Islam. Tayo ay pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala na mapabilang sa tunay na reliyon. At iniangat tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng matinding pag-angat sa lahat ng tao sa daigdig. Ano po? Na hindi kailanman niya sinabi sa mga nauna pang mga tao na kanyang nilika. Ha? Never niyang sinabi ang salitang kuntum khairal umma. Ano po? Maliban sa umma ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan tayo ay pinalad na mapabilang sa umma ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang umma ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kaisa-isang umma na pinuri ng Allah sa pinakamataas na papuri. Papuri, no? Matindi, pinakamainam na nilikha, pinakamainam na lumitaw na umma sa ibabaw ng lupa. Ano po? Bakit? Sapagkat tayo daw, yung mga tao na kusaan ay pinalitaw niya na nagtuturo ng kabutihan o ng katotohanan at nagbabawal ng kasamaan o kasinungalingan. Ano po? So, napakalinaw na pinuri tayo ng Allah. Ang tanong, mga mahal kong mga kapwa ko alipin ng Allah, deserving po ba tayo
sa papuring ito? Tayo po ba ay karapat-dapat sa pupuring ito? O nakakahiya na itawag sa atin na tayo ay kumtum kairan upa? Tanungin natin ang ating sarili, mga minamahal kong mga kapwa ko alipin ng Allah. Tayo po ba'y nababagay sa papuri ng Allah subhanahu wa ta'ala? O kabaliktaran tayo sa papuring ito? Bakit ko nasasabi, mga kapatid, ano po? Lalo na sa mga kapatid ko na mga born Muslim. Pag sinabing born Muslim, mula pagkasilang, kayo ay kinalakihan nyo na ang Islam ang reliyon. Pinalad na kayo na kung saan ang nakamulatan ninyo ay reliyon na kung saan ay matuwid sa harapan ng Allah. Pinalad kayo na nakamulatan nyo sa inyong magulang ay makatotohanang reliyon na mula sa Allah. Nandiyan na kayo sa tama at matuwid na pananampalataya. At higit sa lahat, pinuri, kasama kayo sa pinupuri ng Allah subhanahu wa ta'ala na pinaka-best na nilikha niya, pinaka-best nation, pinaka-best na tao na lumitaw dito sa lupa. Ang tanong nga lagi, na karapat dapat ba tayo, deserving ba talaga tayo sa papuring ito ng Allah subhanahu wa ta'ala? Tanungin nyo naman ang inyong sarili. Kasi parang sa pag-o-observe ako po, mga kapatid, huwag po tayong masaktan. Ano po? Ha? Lalo na po ako na isang dating reverend. Alam nyo po ang reverend. Na po, napakahirap na sa isang reverend ang bumitaw pa sa kanyang pagiging reverend. Ang reverend po ay katumbas ng mukti. Ano po? Ha? Lisensyado po akong reverend bago ko yakapin ang Islam. Bakit ko niyakap ang Islam? Sapagkat nalaman ko, natuklasan ko, ang ito ang tunay na makatotohanang reliyon na mula sa Diyos. At yan ay napatunayan na natin sa iba-ibang mga aspeto. Pinatunayan na natin yan sa marami nating mga pakikipagtalakayan sa iba-ibang mga leader na iba-ibang sekta ng reliyon. At pinatunayan natin sa kanila na totoo nga ang Islam, at maliban sa Islam, wala nang ibang reliyon na makatotohanan. Di po ba? Pinatunayan na natin yan. Okay? So, ngayon, nandito na po tayo sa loob ng Islam. Di po? At sa pagpasok ko sa Islam, ako ay nagitla, namangha, di po? Na ang mga kapatid ko na dapat sila ang maging matatag. Di po? Maging matatag dito sa loob ng Islam dahil sila ay mula pagkabata ang mga magulang nila ay Islam na ang kanilang nakamulatan. Ano po? Eh nagtataka ako bakit yung mga bagay excuse me yung mga bagay na kung saan ay iniwan namin po, na dahilan na kung saan ay hindi aral ng Islam, ano po, ay kayo na po ang gumagawa. Yan po ang aming pinagtataka. Lalo na kami ng mga bagong yakap sa Islam o mga tinatawag natin ngayon na balik Islam. Ano po? Ha? Pagpasok namin sa Islam, kami ay nabigla. Bakit? Eh, kayo dapat ang aming hangaan, sundan namin ang inyong mga yapa sapagkat kayo na aming mga kapatid, ano po, mga looks ko, mga pagari ko, ay mula pagkasilang ay Islam na kagad ang inyong nakamulatan. Ano po? Kaya karamihan ng mga balik Islam, kayo iniidolo nila eh. Ha? Sinusundan nila ang yapak ninyo eh. O, ang problema nung kami pumasok sa Islam, ay nagugulat ako eh. Mga bagay na iniwan namin na kung saan ay makapaglalayo, malayo sa aral ng Islam, haram sa aral ng Islam, ay siya nyo naman ngayon kayo ang gumagawa.
Halimbawa, ano po? Ha? Marami sa mga kapatid ko ngayon, nasasabing kapatid ko sa Islam na mga born Muslim pa, ay nakikihalubilo sa Pasko. Ano po? Nakikisali sa Pasko. Ha? Ay ano po ba ang Pasko? Eh alam naman natin po yan ay shirk. Ano po ba ang shirk? Ha? Ang shirk o pagtatambal ng pagsamba kay Allah, ha? Ay makapaglalayo sa atin sa Islam. At hindi lamang makapaglalayo. Ha? Makakagawa tayo ng kasalanan na kung saan ay hindi mapapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung shirk na dati namin ginagawa, kayo na ngayon ang gumagawa. Ay Allah Rabbil Alamin. Astagfirullah. Ano po? Ha? Oh. Maraming mga Muslim ngayon na born Muslim na kung saan ay nakikibahagi. Nangunguna pa sa pagbati ng Merry Christmas. Ano ba yun? Ha? Subhanallah Rabbil Alamin. Oh. Marami sa ating mga kapatid ang nakikibahagi sa bagong taon. Oh, eh Ustaz, ano naman kinalaman ng bagong taon? Ha? Eh mas malala pa po yan sa Christmas eh. Oh. Hindi nyo namamalayan, hindi nyo alam. Eh mamamaya, kamatayan nyo yan. Ano po? Ang pakikihalubilo sa New Year celebration. Ano po ba ang New Year celebration? Yan naman po ay ang iniidolo dyan, no po, o ang sineselebrate dyan, ay ang Diyos-Diyosan na si Janus. Ang Diyos-Diyosan ng Imperyo ng Roma. Yung salitang New Year po, o January, naggaling po yan sa celebration o festival ng pag-alaala at pagdakil at pagsamba kay Janus na Diyos-Diyosan ng Imperyo ng Roma. E mabuti pa yung Christmas kasi si Jesus Christ ang kinikilala doon na dinadakila bilang Diyos. E si Jesus, kata paano, may relasyon sa Islam. Ha? O, yung nga lang, sugo siya at propeta. O, ginawa nga lang siyang Diyos at ginawang anak ng Diyos at yun nga, sineselebrate pagka December 25 na sinasabing kaarawan niya. Ano po? O, kahit paano yung Christmas may relasyon sa atin eh, sa Islam eh, dahil tungkol kay Jesus Christ yun. Eh, pero itong bagong taon po, mga kababayan eh, nadadali kayo eh. Hindi nyo alam na ang sineselebrate dyan ay ang Diyos-Diyosan na si Janus. No? Tingnan nyo, mag-isa Google. Tingnan nyo po, Janus, yan po yung may dalawang muka na baliktaran. No po? Ah, pag January 1, sineselebrate po yan. Kaya nagkaroon ng tinatawag na New Year celebration. Oh, yan po. Eh tapos nakikibahagi kayo sa celebration ng New Year. Oh, you see? Ano pa? Yung mga bagay na iniwan namin nung yakapin namin ng Islam. Na kung saan ay karamihan na sa inyo kayo na ang gumagawa. Astagfirullah. Pumasok kami sa Islam dahil ang Islam, ang katotohanan ng reliyon, kayo naman. Gusto nyo yata lumabas sa Islam. Astagfirullah. At gawin yung bagay na iniwan na namin na kung saan ay grabe, matinding kasalanan laban kay Allah. Share. Astagfirullah. Na hindi mapapatawan. Ano pa? Yung mga bagay na iniwan namin nang pumasok kami sa Islam, iniwan namin ang selebrasyon ng Valentine's Day. Abay ngayon ay madakal. Ha? Madakal. So mga looks ko, mga bay, mga kabataan, ang nangunguna pa sa Facebook sa pagbati ng sa kailang mga social media sa pagbati ng Happy Valentine's Day. Astagfirullah din. Oo. Oh. Eh Ustaz, ano naman ang kinalaman ng Valentine's Day? Ang Valentine's Day po ay mula po kay St. Valentino na isang dating doktor na naging pare at ipinapatay ni Emperor Galatius noong 279 AD. Ha? Siya'y pinapugutan ni Emperor Galatius dahil ayaw ni Emperor ng Kristyanismo o ng Roman Catholic Church. Galit siya, itong Emperor na ito. Ha? O, isa po siyang doktor na naging pare. So pinapatay siya noong February 14. Ha? At nung naging Papa, ha? Si Pope Gelasius the First. Ha? Okay.
idiniklara niya na ang February 14 ay gawing pag-alaala at i-celebrate bilang pagdakila kay St. Valentino. Kaya po tinawag na Valentine's Day. Oh, isang santo. Oh, another shirt na naman po yan. Another na naman ang pagtatambal ng pagsamba kay Allah. Nakikibahagi po kayo, mga kababayan, mga kapatid ko sa agama ng Islam. Iniwan namin ang lahat ng mga yan. Kayo naman po ngayon ang gumagawa. Ay Allah Rabbil Alamin. No po. Huwag, mga minamahal kong mga kapatid, ano po, gusto mong magtagumpay, manatili tayo sa Islam. Manatili lamang tayo sa aral ng Islam. Panatilihin natin ang pagsunod lamang sa banal na Quran at pamamaraan ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat pinalad na tayo, mga kapatid, na nandito na tayo sa tunay na reliyon, tunay na pananampalataya, reliyong walang pag-aalinlangan, reliyon na kung saan nangahawakan sa isang matibay na saligan, reliyon na kung saan kaysa isang reliyon na merong orihinal na saligan. Wala na pong reliyon sa buong mundo na merong aklat na pinangahawakan na katotohanan na salita ng Diyos na sa loob ng 1,000 taon ay hindi na palitan, hindi na dagdagan, hindi na bawasan. Nasa kanyang orihinal na kalagayan. Ha? Dalikal kitabu la raiba fi. Ha? Aklat na kung saan mapapanaligan na talagang susi sa mga taong naghahangad ng kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Alam, mashallah, mga minamahal kong mga kapatid, pinalad na tayo na nandito na tayo sa tamang pananampalataya. No po, humawak na tayo ng mahigpit sa lubid na ito ng Islam. Sapagkat tunay, dito lamang masusumpungan ang ganap na kaligtasan ng kaluluwa ng tao. Iiwanan natin ang mundong ito. No po, iiwanan natin ang mundong ito. At meron tayong tiyak na patutunguan na kung saan ay garantiyang garantiya na kung saan ay makakamit natin ang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa aming mga kababayan, umaasa po ako na nag-iwan ako sa inyo ng isang aral na inyo pong susuriin at pag-aaralan. Huwag po sana kayong masaktan kung ako po ay nakapagsalita na maaaring makasakit sa inyong damdamin. Wala po kong hangad, kundi makita niyo po ang katotohanan. Maraming Islam lang po ang siyang tunay na reliyon mula sa Diyos. Suriin niyo po ito. Kayo rin po makakatuklas. Tama nga si Ustad Barcelona sa kanyang mga tinuro. Ito ko na lang po wawakasan ang aking pahayag. Tanggapin nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga pagsusumikap na ito at tayo ipatawarin sa ating mga nagagawang mga pagkakasala. Salamat. Waalaikum salam wa rahmatullah. Alright, maraming salamat. Ustad Barcelona. Pwede ka na magsalita, DJ? Kung may mga katanungan ng ating mga kababayan na papalo sa TikTok, handa po tayong tumugon, okay po. Lalo na sa mga non-Muslim. Sir DJ, magsalita ka na. Mashallah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Narinig po natin yung pagbibigay ng oras ng ating guro na si Ustad Ahmad Barcelona. Mashallah. Yun nga po, kung may mga katanungan kayo, pwede po kayo magtanong, inshallah, sa kanya habang nandito pa yung magiting na debater natin, medyo pangbato natin sa mga Kristiyano, no? Kung may mga questioning po kayo, pwede nyo pong ilapag dyan sa baba. I-comment nyo po yung mga katanungan nyo, inshallah. At baka masagot nyo po, inshallah. Kung hindi man, ay, kung hindi so, habang nagtatype po kayo, ngayon, ay pwede mga po nila mag-iwan ng tanong dyan sa baba at ako po ay magre-reply din sa TikTok. Masha'Allah. So sa mga makakapanood, masha'Allah, ayun po. At gusto magtanong, tuloy lang, walang problema. I-monitor ko ang Maranawan Muhadara
kung may mga katanungan po sila sa naging lecture kong ito. Magre-reply tayo sa kanilang mga tanong. Masha'Allah. Ayan po, narinig po natin po yung guru natin. Masha'Allah. Yung mga non-Muslim po natin dyan na mga ano, mga viewers po di po kayong magtanong dyan sa baba, i-comment nyo lang po at nang aking mabasa at nang may tanong natin sa ating magiting na guro, inshallah. Ulitin natin sa mga kapatid natin at mga mag-drop lang po kayo ng comment na hindi nakapanood ng live, ano po, at napanood nyo po ang lecture na ito kasi ito po ay permanent, ano po, na mapapanood nyo dito sa website mismo ng o page ng ating One Maranawan Muhadara, ay pwede pa rin po kayong magpadala ng inyong katanungan, ano po, sa mga hindi nakapanood ng live ngayon. At lolobin ang ala, maglalaan po tayo ng oras para sagutin ang inyong katanungan. Ah, ito po. Ustad, may tanong po dito sa baba. Sabi niya, ano po ang pinaka nagtulak sa inyo para talikuran ang dati ninyong relihiyon? Napakasimple lang at totoo lang ang dahilan ito yung tanungan niya sa akin kung bakit ko tinalikuran ang dati kong relihiyon, kasi hindi ko na matanggap na ang aklat na aking gagamitin sa aligan ng aking pananampalataya ay nagkokontrahan sa isa't isa, no? Baka mapapansin ninyo, mga kababayan, ang Quran na ginagamit na saligan ng mga Muslim ay namimemorya po ito ng billion-billion na mga tao, maging mga bata. Hindi lang milyon, billion-billion na po ang nakakamemorya ng Quran. Letra por letra. Ano po, ha? Eh, 5 taon pa lang, memoryado na ng mga bata ang buong Quran. Ano po, ibig sabihin, eh bakit nila namimemorya? Sapagkat hindi mo kasusumpungan ng anumang salungatan sa kanilang kaisipan. Kahit sa kanilang musmus na kaisipan, ay madali nilang madidistinguish sa kanilang pagmemorya kung may salungatan yung namemorya nila. Ano po, eh wala. Kaya po, perfectong-perfectong namimemorya ng mga bata ang buong Quran. Eh lalo pa yung mga nagsitanda na talagang hanggang sa kanilang pagtanda ay memoryado nila ang Quran, ang mga imam natin na naglilid ng mga prayer, no po, ha? Ang mga asatid natin na kung saan nakapagmemorya, ang mga hafiz, grabe. Ano po? Eh yun po ang ano, no? Oh, samantalang ang aklat na Biblia na naging saligan ko po noon ng aking pananampalataya bilang isang dating Kristiyano at isang dating reverend na nakapagtapos ng theology, nakapagtapos ng Bible study, ano po, ha? Lisensyadong reverendo ng ating bansa, eh napakahirap po eh na memoryahin ang Biblia. Alam nyo kung bakit, mga kababayan? Tinan nyo, ha? Hanggang ngayon, hindi ko walang makasagot ng katanungan kong ito. Halimbawa, example lamang po ito, no? Oh, kung may memoryahin natin ang Biblia, halimbawa, yung kamatayan ni Judas. O, halimbawa, si Judas na siyang nagkanuno kay Kristo. No? Ibinenta niya si Jesus sa halagang 30 pila. Ano po? O ano ang naging sanhi ng kanyang kamatayan? Sang-ayon sa aklat ng Mateo, siya po ay nagbikti. Hindi po ba? Isinoli niya ang 30 pila sa mga saserdote at siya ay nagbikti. Ano ibig sabihin ng nagbikti? Ha? Eh, gumamit siya ng lubid o tali o alambre at sa kanya at saka binikti niya ang sarili niya. Maraming uri ng pagpapakamatay o ang ginawang pagpapakamatay ni Judas ay ang pagbibikti. Ha? Meron nang pakamatay, nagbarig sa sarili. May nagpakamatay na uminom ng lason. O, di ba? May nagpakamatay, sinaksak ang sarili niya. So maraming uri ng pagpapakamatay. O, halimbawa, ayan, may memoryahin ng isang bata yung aklat ng Mateo tungkol kay Judas. At si Judas nang siya ay magkanulo kay Kristo, isinoli niya ang 30 pirasong pilak at nagpunta sa parang at nagbikti. O yan, yun yung sabi sa aklat ng Mateo. O sa tinatawag na sora
Sora Mateo, para maintindihan ng iba nating mga kapatid. O tapos, pupunta tayo sa kabilang Sora. Sora, mga gawa. O, aklat ng mga gawa. O ano naman binabanggit? Si Judas din. At si Judas na nagkanulo kay Kristo, nagpunta sa parang at nakalunok ng granada. O, tinan nyo, magkaiba. O, kaya mababaliw po yung ano eh, mag-aaral ng Biblia eh, kasi eh, kontra-kontra eh. O, kaya nga tinatanong ko yung mga pastor eh, ano ba talaga ang kinamatay ni Judas? Pagbibigte o nakalunok ng granada? Pakisagot nyo nga po, mga pare, mga pastor. Ha? O, eh, dyan pa lang eh, mag-isip-isip na po tayo, mga kababayan eh, kung ang Biblia ba'y salita ng Diyos, bakit ganyan? No po? Hindi, kahit bata maintindihan niya, hindi pwede. Sasabihin ng bata, 7 taong gulang, 6 taong gulang, hindi pwede po, magkaiba po yan. Yung isa, nagbikti, si Judas din yun, tinutukoy. Tapos dito po, nakalunok ng granada, ano yun? O, di ba? O, yun po ang reason, ano po? Dahil sa aklat na Biblia, ano po, ang naging dahilan kung bakit ko niyakap ang Islam. Ano po? Dahil ang Islam lamang ang nanghahawakan ng tunay na salita ng Diyos na walang kontradiksyon. Ah, walang salungatan. Ah? Oh, kaya nga mismo ang ala ang nagsabi, mga kababayan eh, ah, ang acid test po ng tunay na salita ng Diyos, ang ala ang nagsabi, apalaya tadabbarun al-Quran walau kana inni ghairil lahi lawajitu fihi aksilakpan kathira. Ano sabi ng ala? Anumang mga bagay na sinasabing yan ay galing sa akin na aking salita, kapag nasumpungan nyo ng anumang salungatan, yan ay hindi mula sa akin, sabi ng ala. Oo. You see? Ang Quran, hindi nyo po kasusumpungan ng anumang salungatan. Kahit katiting, kahit isang tuldok, kahit isang letra, never nyo kasusumpungan. Samantalang ang Biblia, inaamin mismo ng mga scholar. Kasama na po ako doon sa scholar. Batid nyo na ako'y reverend. No po, tagtag na salungatan. Ayan, bigay na ako ng halimbawa. Ano kinamatay ni Judas? Nagbigti o nakalunok ng granada? Sagutin nyo po, mga kababayan. Meron pa po ba't tanong? DJ? May DJ tayo. Mashallah. Sana po eh, nasagot yung katanungan. Mashallah, ito po yung pangalawang tanong, Ustad. Sabi niya, Ustad, ako po ay balik Islam at kaarawan ko po ngayon. Pero sa office po, nagbigay sila ng cake. Pwede ko po ba itong kainin? Ang mahalaga, hindi ikaw ang nag-celebrate ng iyong kaarawan. No? Ang kaarawan naman ay wala nga mababasa sa banal na Quran, wala rin gumawa nito ng mga propeta, maging mga sahaba, mga tabiun at tabit at tabiin. Wala. Kaya, in other words, wala ito sa katuruan ng Islam. Ano po? Kaya hindi natin talaga dapat isagawa since wala namang gumawa nito. No? So, ngayon, since ito ay bagay na naging palasak na sa ating lipunan, tayong ngayon, dati na tayong mga dati tayong Kristiyano, at siyempre, may mga asamahan tayo sa opisina na kung saan ay nasanay sila na pag yung birthday mo ay dumarating, ay may celebration at bigla ka na lang hindi nag-celebrate dahil yumakap ka na sa Islam. Tama ang ginawa mong yan. Ngayon, kung sinelebrate nila ang iyong karawan, hindi naman ikaw ang nagpasimuno nito, wala kang pananagutan dito. Ngayon, tungkol doon sa cake, eh, halal naman po yung cake na yan. Ano po? Eh, walang problema na ikaw ay kumain dyan sa cake na yan. Ano po? Ang mahalaga, hindi mo sinangayunan ang pagse-celebrate ng iyong kaarawan. Ano po? Kung isinelebrate ng iyong mga kaibigan, hayaan lang natin sila. Ano po? Huwag lang tayo magbigay ng ikasasama ng loob nila. No, ang mahalaga, may pakita natin ang magandang pag-uugali. Ngayon ay tayo na yung mga bag, tayo ay mga Muslim na. Yun ang kasagutan natin dyan. Thank you.
Mashallah, mashallah. Sana po ay nasagot ni Ustad yung katanungan niyo po. Huling katanungan na lang po, since tatlo lang po yung in-allowed natin na question dito, kasi gabi na po. So, ito po yung huling katanungan. Sabi niya, Ustad, Katoliko at Iglesia ni Cristo, pareho lang po ba ng Biblia? Nakakatawa. Natatawa po ako dyan eh. Ano po? Ang Katoliko po ang kauna-unahang nagsali ng Biblia. At ang Biblia'ng isinalin po nila ay naglalaman ng 73 aklat. Ano po? Mula Genesis hanggang Apocalypse o pahayag. Ano po? So ang Biblia'ng kanilang ginawa o isinalin na sinasabi nilang salita ng Diyos ay 73 ang laman nito na mga libro. Genesis, Exodus, Leviticus hanggang pahayag. Ano po? 73. Ang gamit naman ng iglesia po madalas ay 66 lamang, yung pong matandang tipan na tinatawag na ang Biblia, no? Ang totoo niya, ang King James Version din po ang madalas gamitin ng mga iglesia. Pero ang totoo po, ang iglesia ay iba-ibang version ng ginagamit nila, no? Na kung saan ay aangkop sa kanilang reliyon. Ano po? So, nakakatuwa po ang Iglesia ni Cristo kasi lahat ng version ginagamit nila basta ito po ay yung tunog ay umaangkop sa kanilang reliyon. Ayan, ano po? Para maunawaan ang lahat. Magkagayon pa man, ano po, hindi maitatanggi na ang Katoliko ang kauna-unahan nagsalin ng Biblia, ano po, at ang isinalin nila ay 73. Pag hindi po Katoliko, ang gamit nila yung 66. Yung pong mga Protestant. Pag sinabing Protestant, hindi po kabilang sa Katoliko. Ang mga Protestant nagsasabi na ang Katoliko ay nagdagdag ng 7 aklat. Ano po? Sabi naman ng Katoliko, sa mga hindi Katoliko, kayo naman ay nagbawas ng 7 aklat. Kaya parehong Kristiyano nagbabangayan patungkol sa Biblia. Kaya ang laki ng problema po, ano? Ha? Alin ba talaga ang totoong Biblia? Yung 73 ng Katoliko o yung sa mga Protestante na 66. Kayo na po ang ano niya, mga kababayan. Ha? Huwag niyo po sabihin sa akin pareho lang po 'yan. Nako po. Ha? Eh pag nagkataon talaga yung pong pag-iisip niyo po kung saan niyo na nailagay. Inilagay niyo na yata kung saan-saan sa talampakan na ninyo. Kasi magkaiba po 'yon. Ha? May nagsasabi pareho lang yung Biblia. Eh may depresya ka na sa pag-iisip. Kasi paano naging pareho? Yung isa ay 73 ang laman. Yung isa ay 66. Pareho? Ay naman o. Oh. Oh. Bakit tinanggal yung 7 ng mga Protestante? Kasi yung 7 pong aklat na tinatawag na apokripa ay pumapabor sa mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, paggawa ng mga Diyos-Diyosan. Ano po? Na kung saan ay sinang-ayunan ng simbahang Katoliko. Pabor sa kanila yon. Oh. Nakuha niyo na po ba? Oh. Kaya nung magsali naman ang mga Protestante o reliyon ng mga Protestante nang gawin naman nila ang Biblia, isali nila ay 66 lamang ang kanilang kinumpay sa Biblia dahil nga sa yung 7 aklat ay pabor sa Katoliko. Oh, kayo sino ngayon ang nagsasabi ng totoo? Katoliko o Protestante? Ay kayo na po humusga, mga kababayan. Iwan ko na po sa inyo yan, ang katanungan yan. Salamat po sa mga nagpadala ng katanungan at naway nasagot po ang inyong katanungan. DJ? Mashallah. May mga katanungan pa po ba dyan? Wala na pong pahabol, no? Inshallah. Kambal, narinig mo ako? Pwede. No, pwede naman, basta tatuloy-tuloy lang, nasagutin natin yan. No, magre-reply tayo diyan sa mga ipapadala nila diyan sa ating inbox, no? Sa lecture nating ito. Mashallah, mashallah, mashallah. Shukran, Ustad. Tuloy lang. Ito may pahabol, Ustad. Sabi niya, Ustad, what is the difference between Old Testament and New Testament? Alam niyo po ang pagkakaiba lang niya kasi yung pong Old Testament ang tinutukoy dyan yung mga naunang mga sugo o propeta na ipinadala. Ano po?
Sila yung mga bida roon sa Old Testament. Ito namang New Testament, ito po yung tinutukoy na sa panahon na ni Jesucristo. No po, nang ibaba na sa kanya ang Ebanghelyo. Kasama na dito sa New Testament, itong mga naging tagasunod ni Jesucristo, yung kanyang mga naging mga alagad. At kahit nung wala na siya, ay may mga nag-angkin na sila ay tagasunod ni Kristo. Halimbawa, si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo po ay hindi kasama sa 12 apostol. Siya po ay self-proclaimed apostol. Ano po ibig sabihin ng self-proclaimed apostol? Ano po? Pag sinabing self-proclaimed apostol, ay kanya lamang pong ipinroklama ang kanyang sarili na kabilang siya sa apostol ni Jesus. No po, yan po si Pablo. At siya po ang may pinakamaraming sulat o aklat na isinulat sa Bagong Tipan. Sa 27 aklat sa Bagong Tipan, 14 ang kanyang isinulat. Kaya ang katotohanan, ang tunay na founder ng reliyong Kristyanismo ay hindi si Jesus. Dahil wala nga kinalaman si Jesus sa salitang Kristyanismo. Hindi niya po alam yan. Ano po? Kaya ang tunay talaga na nagtayo ng reliyong Kristyanismo ay si Pablo. Okay? So yan po yan. Eh sino si Pablo? Isa pong Hudyo yan na kung saan ay citizens ng Rome, na kung saan ay binigyan ng kapangyarihan ng mga papangulong saserdote na usigin ang mga nagsisunod kay Kristo. Eh bandang uli, naging Kristiyano na rin daw siya. No? Oh. Pero kasinungalingan lahat ang kanyang mga pinagsasabi. Dahil bakit? Ang mga aral niya ay kontra sa aral ni Kristo. Sa aral ni Kristo, dapat ang tao na lalaki o bata na lalaki na isisilang ay dapat magpatuli. Oh. Pero si Pablo, ang aral niya sa Galacia, Epeso, no? Hindi na importante ang maging tuli. Okay na nyo? Kaya marami pong Kristiyano support. Ha? Oh, para malaman nyo, anong aral na sinunod nila? Aral ni Pablo. Si Jesus sumunod sa aral ng pagpapatuli dahil nga siya ay Hudyo, tipan ito kay Abraham. O kaya si Jesus, nung 8 araw, siya ay tinuli. O, kita nyo na? Pero si Pablo, ang aral niya, hindi na kailangan maging tuli. Manatili na lang supot. O, bahala kayo. Gusto nyo maging supot? O, sundin nyo ang aral ni Pablo. Pero kung tuli ka, layuan mo ang aral ni Pablo. Dapat aral ni Jesus ang iyong sundan. Ay ano ba ang aral ni Jesus? Pagsunod sa kautusan ng Diyos. Sa wikang Arabic ay Islam. O, dapat dito ka sa Islam kung ikaw ay tuli. Ha? Kaya lahat ng tuli, dito kayo sa Islam. Kasi ito yun eh. Ito yung dahilan kung bakit kayo tuli. O. Tapos nandiyan ka, sa Kristyanismo, tuli ka. Hindi ha. Tapos kasama mo, mga supot, nakakahiya. Ha? Hindi ka nababagay dyan, kaibigan, kapatid. Kaya pag tuli ka, dito ka, magbalik Islam ka. Pero pag supot ka, gusto mo mabagli Islam, magpatuloy ka muna. Yan po ang kasagutan natin. Mashallah, mashallah. Ito po, Ustad, may katanong pa po dito. Sabi niya, Ustad, totoo po bang isiningit lang sa Biblia? Ito po. Kunyo niya? Sabi niya, ito po. Ustad, totoo po bang isiningit lang sa Biblia ang John 3:16 ayon sa Bible scholars? Ay, naku po, napakalinaw po niyan. Ano po? Ay, tayo po, may matibay na saligan dyan eh. Ang nakakapangilabot po yung tanong na yan eh. Alam niyo po, nakakapangilabot na tanong yan. Ha? Bakit nakakapangilabot yung tanong na yan? Kasi yung John 3:16 po, mga kababayan, yan po ay heart of the Bible. In fact, yan yung madalas pinamimemorya sa mga nag-aaral ng Bible study. Yan ang kauna-unaang pinamimemorya, yan John 3:16. Kasi tinuturing yan na heart of the Bible, puso ng Biblia. Yan John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believed in Him
shall not perish but have everlasting life. John 3:16. O ano po, di ba? O eh, lahat halos ng mga born again, minimemorya yan ng mga nagba-Bible studies, ang masakit. Ano nyo po ba ang sabi ng mga scholar ng Biblia? Sila po yung mga gumawa ng Biblia. Ano sabi nila? Na ang John 3:16 ay hindi katotohanan. Yan ay isa lamang sa mga isiningit sa Biblia. Sino may sabi? Hindi po ako ah. Ang 200 biblical scholar noong pang March 15, 1991. Ayan po oh. Oh. Napublish sa Miami Herald. Sinasabi nila na ang John 3:16. Ayan oh. Oh. Dito po oh. Ayan oh. Oh. John 3:16. Ayan oh. Oh. The Jesus Seminar scholar were particularly hard on the book of John written by John Apostle 60 or more years after Jesus' death. One of the crucial verses ruled out was the popular John 3:16, which quote Jesus as saying, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal, but have everlasting life." That did not reflect Jesus' ideas, Carter said. Oh, you see? Hindi katotohanan, sabi ng scholar, kasama sa mga isiningit sa Biblia. Paano ngayon niya, mga kapatid, na kakristyanuhan, lalo sa mga pastor, hanggang ngayon, ginagamit nyo pa yung talatang yan. Ha? Oh. Eh, mismong scholar na nga, scholar, Bible scholar, nagsabi na yan ay hindi katotohanan, yan ay siningit lamang. Tapos patuloy nyo ginagamit? Sino ka? Pasturang ka lang eh. Ito, scholar mismo. Mga doctorate ng Bible. Nakasama yan sa mga idinagdag sa Biblia. Tapos patuloy nyo ginagamit? Kilabutan kayo. Ito, kung sino kung gusto ko mga pastor, kung sino kopya, alam nyo ito eh. Naku naman, no, meron kayo nito eh. Tinatago din nyo. Ayaw nyo sabihin sa sangkatauhan. Dahil bakit? Tatakot kayo mawala ng trabaho kasi dyan na kayo kumikita sa pangungulekta ng abuloy. Wala namang masama mangulekta ng abuloy basta't mangaral tayo ng totoo. Sabihin nyo ng totoo. Nandyan 3:16, mga kapatid, huwag nyo nang memoryahin yan. Kasi sabi ng scholar natin, ng mga Bible scholar natin, yan ang isiningit sa Biblia. O di ang ganda. Magsabi tayo ng totoo. Hindi. Pinamimimora nyo pa rin hanggang ngayon sa inyong mga miyembro at sinasabi nyo salita ng Diyos. Ay talaga oh. Sino paniniwalaan natin? Kayo o yung scholar ninyo? O naman oh. Magpakatino na nga tayo. Ha? E one day mamamatay ka eh. Daladala mo pa rin ang kasinungalingan. O yan po ang kasagutan natin. Ano po sir? May katanungan po dito. Kinig ko ba? Ijib, kinig ko ba? Ijib. Hello, kinig ka, miss ka? May tanungan po dito, nabasa ko lang kanina. No? Gano po ba daw kayo importante ang pagpapatuloy sa Islam? Uy! Allahu Akbar! Alam mo, ang pagpapatuloy, tipan eh. Tipan niya ni Abraham. Abay, napakalaga. Eh, kasi bakit? Tipan eh. Ibig sabihin yan, tanda ng iyong pagsunod. Ano po? Ha? O, isa pa eh. Ngayon, tinan nyo. Napakalaga ngayon na tuli ka dahil bakit? Hygienic yan eh. Hindi po ba? Hygienic, no? O, yung mga supo, tinan nyo, ang baho ng kanilang ano. Hindi po ba? O, diretsuhan, di ba? Amoy kupal. Yak! Adiri. O, ewan ko sa inyo. Eh, medic, scientifically na eh, sinasabi na ng mga doktor na ang bata na tinutuli ay talagang grabe, ano po, very, nagiging healthy. Ano po. Totoo naman. Any more question? DJ? Babasa pa. Kaya kang dumami. Wow, wala na po at ang nagtatanong dito. Ay, by the way po, Ostad, may sisingit lang po pala ako. Sige. Ano po, sabi po ng ano namin, nung boss namin,
kung ikaw po ay makipag-debate, willing po kami mag-sponsor po. Ah, wala po yung sabihin sa akin. Gusto lang niya ipasabi sa iyo. Marami nag-ahamon pag-ari ko, libo-libo dito sa aking messenger, mga private message. Eh, pag pinuntahan ko naman, wala naman dalang simbahan. Hindi ko pwedeng patulan. Hindi ako pwedeng pumatol sa mga nako. Kailangan yung papatulan natin, yung may hawak na simbahan, siya yung nalumuno. Ha? Libo-libo ang nag-ahamon sa atin. Ang dami nagpadala ng mensahe sa akin, private message. E pag sabi ko, pupuntaan kita sa ano mo, nasan ba simbahan mo? E wala may pakitang simbahan. Wala may pakitang kapilya. Ay, dako. Hindi pwede patulan yan. Pagtatawanan tayo. Nakita nyo naman yung mga nakadibate ko, panoorin sa YouTube, di ba? Reverend, doctor, pastor, tunay na mga leader. Ha? Hindi po tayo pwedeng pumatol sa mga hindi leader dahil tayo po ay dating reverend. Tayo po ay scholar. Ha? Christian scholar po tayo. Dati tayong mufti ng Kristyanismo. Kaya pag ako'y pumatol sa mga hindi mga leader, pagtatawanan po tayo. Yan po reason. Ano po? Ngayon, kung may pare, pastor, ministro, na talagang natuklasan ko, na talagang sila ang leader, sige po, napakasarap na pakinggan na kayo po ang mag-i-sponsor. Ang One Muhadara, One Maranao. Pagpalain kayo ng ala. Nawa ang lahat ng pamunuan dito sa One Muhadara, One Maranao ay iangat ng ala ng mas mataas na antas sa Alungan ng Maure. At bigyan kayo kahit paano ng minimum na tigda dalawang asawa dito sa dunya. Ready? Amin. Amin ka agad. Amin. Masyaallah. Ang dami kumaamin pag ganun. Ah, okay. May mga katanungan pa po ba dyan? Di po ba pwedeng apat na lang? Ay, ligat naman mo. Magsimula na muna sa dalawa, mat na. Ah, ito, Stan. Sabi... Ah, ito po, Stan. Sabi niya po, Ustad, meron po bang Torah at Gospel sa Islam? Nakakatuwa. Nakakatuwa yun. Torah at Gospel sa Islam. Alam nyo po, nasa Quran na po yung Torah at saka yung Gospel. Nasa Quran po ito. Ang alala mismo ang nagsabi nito, ano po? Sa Suratul Ala. Ano po? Kaya kung gusto niyong makita ang tunay na ebanghelyo at gusto niyong mabasa ang tunay na Torah no po, na ibinaba kay Musa o kay Moises, ay basahin niyo po ang banal na Quran. Nandito po sa loob nito. Ang Torah at ang ebanghelyo. Ano po, Gigi? Ito, wala pa po akong nagitang question dito. So siguro, wala natang nagtatanong dito. Meron niya sa bandang huli at sasagutin na. Tapos na ata sila. So wala na po kayong mga katanungan dito? Masyaallah. Sister Anzala. Parang wala na ata. May ask ako. Ah, sige po, ano po yung tanong nyo habang nandito pa po? Hanggang 10 po tayo kung kaya, inshallah. Hanggang 10 lang po tayo yung ano natin. Hindi, pwede tayo hanggang bago mag-fajr eh, kung tutuusin eh. Para lang paglingkuran ng ating mga kababayan. Masyaallah, masyaallah. Shukran ya, Sir. Ano po? Wala na po kayong mano, pahabol dyan? Masagot na po ba lahat? Ulitin ko lang po, ito pong pagbibigay ni Ustad ng mahadara sa atin po is pwede nyo po itong mapanood sa Facebook natin. Ito po i-upload po natin sa Facebook natin yung hindi po nakapag umabot ng
ng tamang oras, i-upload po natin to. Tsaka sa YouTube din po, i-upload po din natin to. Inshallah. Tatagutin natin talaga kung may mga katanungan sila. Ah, ito. Ah, ito. Sabi ni Hamza, sabi niya, Ustad, buong pamilya niyo po ba ay yumakap sa Islam? Ay, opo. Lahat na po kami ay mga Muslim na. Ito po, Ustad. May katanungan dito. Hindi naman po about sa... Mashallah, mashallah. Ah, ito po. Ah, sige po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Obligado po ba ang pag-aakika kahit walang kakayahan bumili ng kahit walang kakayahan bumili ng kambing? Natatawa tuloy ako. Ang pag-aakika po ay kung kailan po kayo may kakayahan. Sunna ay 7 araw kung meron ka na kakayahan. Kung wala, 14 na araw. Kung wala pa rin, 21 araw. Kung wala pa rin, kung kailan po kayo may kakayahan. Ustad, namatay na po kami. Hindi namin nagampanan yan. Inshallah. Dahil sa inyo pong intensyon na makapag-akika, namatay po kayo, nagampanan yan. Okay, mag-alala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay wal kapuro rahim. Yun po yan. Na po? Basta't may kakayahan na, mag-akika. Kung wala, ay kinamatayan na. Pero may intensyon, gagantimpalaan po kayo ng alan sa inyo pong intensyon. Dahil lahat po tayo ay ginagantimpalaan at parurusahan dahil sa ating niyat, sa ating intensyon. Oo nga, dito nga naakita eh. Sarili ko. Ito po, Ustan. May katanungan dito, kakaibang tanong to eh. Sige, mas maganda yan. Paano daw po ba kung may mga kaibigan na kung non-Muslims na gusto nilang makita kung paano mag-sambayang yung mga Muslim, katulad nilang sa Eid. Tapos, sinama ko yung mga kaibigan ko sa moske, kumbaga. Sinama ko sila para sumama na rin sa pagsamba. Pero mga non-Muslim sila. Ilagay sila sa likuran, dapat. Huwag nyo isama sa pagsamba. Pwede silang gumaya, pero doon sila sa likuran. Manood lang. Pwede silang sumabay kung gusto nilang magsambayan. Maghubad din ng tsinelas, no? Kung paano, mas mainam, turuan na rin silang mag-ablusyon. Pwede silang sumabay ng prayer sa atin, pero wag sa hanay natin. Sa may bandang likuran po sila nakahanay. Nag-oobserba. Kung gusto nilang gumaya, gumaya lang po sila sa aming gagawing pagdarasal, pagpapaterapa, problema. No po? Huwag lang sila isama sa hanay. Ano po? Doon sila sa bandang likuran. Ulitin ko, pwede silang papasukin sa masjid. No po? Mag-ablusyon na rin. Turuan mag-ablusyon. Kung ayaw mag-ablusyon, okay lang. Basta importante, hubarin din yung kanilang sandals o sapatos bago pumasok sa masjid. At doon po sila sa bandang likuran kung gusto nilang mag-obserba kahit Friday prayer. O kahit anong sala. Pwede po yan. Ustad, pwede po ba silang sumali? Opo naman. Basta't huwag silang sumali sa hanay. Gumawala sila ng hanay nila doon sa bandang likuran. O, ganun lang po kasimple. Ito, Ustad, magandang katanungan to eh. Actually, matagal ko nang inanap yung mga kasagutan dito. Paano po ba daw naging haram yung baboy? Alam mo, lahat ng mga pagkain na makakain, may mga pagkain na nilikaan ang ala na hinaram niya sa isang nasyon. Pero ang baboy, hinaram niya sa lahat ng lahi at nasyon ng tao. Dahil nilika niya talaga ang baboy, hindi para pagkain o i-consume bilang pagkain. Ano? Nilika talaga yan, merong purpose ang Allah subhanahu wa ta'ala sa baboy. Mahalaga ang papel na ginampanan ng baboy. Nang panahon na kung saan ay wala pa ang tinatawag na GPS. Ano po? Ang isang barko hindi pwedeng maglayag nang walang baboy. So napakalaki ng function niya. Dahil bakit? Kapag ang barko ay lulubog, ang unang ibinabato ay ang malusog na baboy. Kaya nung panahon na wala pa ang GPS, wala pa ang makabagong teknolohiya, wala pang cellphone, hindi pwedeng maglayag ang isang barko
nang wala silang alagang baboy sa loob ng barko. Dahil kapag ang barko ay abandoned ship, nagdeklara ang kapitan na abandoned ship, ang unang-unang ibinabato sa dagat ay ang baboy. Bakit? Sapagkat ang baboy ay nilikha ng ala na may GPS. No po, kung saan lilingon yung baboy, yung po yung pinakamalapit na pangpang. Grabe. Ah, mamamatay yung baboy pero at least yung mga tao na kung saan ay mga tripulante sa barko, alam nila kung saan sila lalangoy sa pinakamalapit na dalampasigan. Ah? Can you imagine kung gaano kahalaga ang baboy nung unang panahon? Another, ang baboy po ay nilikha bilang excavator, tagakain ng mga dumi ng mga hayop. No po, pati sarili niyang dumi, ihi, iniinom niya at kinakain. Ayan po yan. Kaya talaga siya ay nilikha, hindi para pagkain, kundi excavator po siya. Ang idudumi niya naman ay napakalaking fertilizer. Best fertilizer naman sa halaman. Yun po yan. Ha? Kung merong excavator dito sa lupa, may excavator din sa isda. Yan pong tinatawag na janitor piece. Di po ba? Hindi lahat ng isda pwede natin kainin. Janitor piece hindi pwede. Bakit? Haram. Madumi. Kasi kinakain niya naman ang mga dumi ng mga isda. Oh, yun po yan. Ano po? Yun naman idinudumi nung janitor piece ay maganda po namang vitamina or fertilizer naman sa mga lamang dagat. Oh, di ba mga halamang dagat? Eh, cycle po ang mundo na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. May kapakinabangan sa lahat. Pero ang baboy nilikha, hindi para siya gawing pagkain, kundi siya po ay may purpose. No po? Oh, ngayon, pinagbawal ng Allah, ibig sabihin, yan po ay makasasama sa tao na kainin. Eh, wala eh. Kinain nyo pa rin eh. Sa kabila ng maging sa Biblia, ay napakalinaw na napakahigpit ang pagbabawal ng pagkain ng baboy. Ano po? Oh, eh, dyan pala malalaman na ang tunay na reliyon eh. Ano po? Sa pamamagitan ng pagbabawal ng pagkain ng baboy. Tatakpo ng isang tunay na reliyon na mula sa Diyos ang nagbabawal ng mga pagkain ipinagbabawal ng Diyos. Kasama na po doon ang baboy. O, yan po ang ating kasagutan sa ating kababayan. DJ. Bakit DJ? Ito po. Ito po, Ustad. Sabi niya, Ustad, bakit po tinawag na Holy Land ang Israel? Bakit tinawag na Holy Land ang Israel? Ay, ano lang yan? Invento lang yan. Holy Land. Holy Land. Israel. Wala, naka-invento na lang yan. Invento na lang yan kasi lahat naman ng mga lugar ng kung saan isinilang ang mga propeta, tinatawag na Holy Land ang lugar na kanilang sinilangan. Ano po? Since maraming mga propeta ang lumitaw sa lugar na yan, sa Palestine, kaya tinawag na Holy Land. Ano po? Ha? Oh. Eh, ang Maka talagang holy, sinabi ng Allah. Subhanallah. Oh, mabigat, ang Allah ang nagdeklara. No po. Pero yung mga lugar na sinilangan ng mga propeta, eh nakagawian ng tawagin ng mga tao ng mga panahon nila, ng mga naging tagasunod nila na banal na lugar. Kasi nga, kung saan isinilang ang kanilang propeta. Ganun lang kasimple po yun. Ay, ito, Ustad, may katanungan ako galing sa akin to, Ustad. Medyo malayo lang sa topic. Sige lang. Mashallah, mashallah. Ano, Ustad? Yung pagta-transplant ba? Halimbawa, katulad na lang ng mga kidney. So, yung kidney ba, pag dinonate ko, wala akong kasalanan doon? Allah, Akbar, mashallah. Kaino mo i-dinonate sa magiging karuma mo? Mashallah, ang laki na doon. Halimbawa, binenta ko. Halimbawa na. Astagfirullah. Yun ang medyo, ano, no? Medyo mabigat, ano? Kapit sa patalim. Kapit sa patalim. Huwag mo naman ibenta. No? Doon medyo nagkaroon ng, ano, no? Pero sabi ng ilang mga ulama, eh, dapat talaga may kaunting kompensasyon yung nag-donate. No?
Eh kung ibinenta, parang medyo ano no, dapat talaga donasyon, donation. Ang pagligtas ng buhay ay pagliligtas ng buhay ng sangkatauhan. Sabi sa banal na Quran, kapag niligtas mo ang buhay ng isang tao, ay katulad ng iniligtas mo ang sangkatauhan. Walang masama sa atin ang mag-donate ng ating organ, no? Dahil pagliligtas ng buhay yan. Pwede naman sa atin yan. Pero wag naman gawing negosyo kasi haram. Pero okay lang po, Ustad, kung dinonate ko, halimbawa sa aking mapapangasawa. Ang laki ng reward niyan. Ah, ang laki ng reward niya. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Laki ng balas niya. Subhanallah. Ustad, na-mention din po ba sa Islam ang promised land kay Ibrahim? Ay, opo. Na-mention naman talaga. Na-mention naman talaga ang promised land. Ano po? At yan nga po yung Maka al-Mukarama ngayon. Nakita nyo naman po, no, natupad yung pangakong yun ng Allah kay Abraham. Ayan, no, tinan nyo. Grabe. Taon-taon, araw-araw, walang tigil ang mga tao, milyon-milyon na sumasamba. No po, mashallah. Sabay-sabay na nananalangin sa isang direksyon ang Maka al-Mukarama na tinatawag na Paran noong panahon sa Biblia. Tawag noon Paran eh. Parang, yan, ganyan. Bakit ako minamalat mo? DG? Mashallah, mashallah, alhamdulillah. Siguro hanggang dito na lang, no, kasi no, magpas na tayo sa oras, mashallah. Inshallah po, sana po, Ustad, ito'y umpisa ng aming pag-invite sa inyo. Sana po sa ikalawang aming invitation ay ito pa rin po inyong paunlakan, inshallah po. Walang problema, basta sa ano? Ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala, magtama-sama tayo sa isang direksyon sapagkat tungtunay na tungkulin ng bawat Muslim na iparating ang mensahe ng Islam sa lahat ng sangkatauhan. No, higit sa lahat, biyayaan kayo lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga pagsusumikap niyong ito at sa mga kapatid na sumusuporta sa ganitong mga gawain, isinasakripisyo ang kanilang oras, lalo na ang kanilang kayamanan sa ganitong gawain. Tunay na ang ginagawa niyong ito ay hindi masasayang. Tunay na mag-aangat ito sa inyo, sa antas, sa kabilang buhay, sa paraiso na ating hinahangad lahat. Maraming salamat at naging bahagi ako dito sa One Maranao, One Muhadara. Sana marami pang ganito ang gumaya sa inyo sa ginagawa niyong gawaing ito na tunay na kalugod-lugod sa paningin ng Allah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjing, doing anjing. Ah. May alawin siya ito. Mashallah, alhamdulillah. Inshallah po, yung may ibang mga katanungan po dyan, yung may mga pahabol pa po kayo, inshallah po, invite po natin si Ustad sa mga susunod na mga araw, inshallah po. So, bago po tayo mag-end live, ang pinakamaganda pong gawain sa pagtatapos ng programa ay yung pagdudua, inshallah. Ang makakapagdua po sa atin ay itong kapatid natin na si Anzala, inshallah po. Ustad Anzala, ikaw na po yung magdua para i-close po natin ang programa ito. Bismillah. Ano po, ang sunna po ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay kafaratul majlis na lang. So, ang kafaratul majlis ay one by one po. So, subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. سبحان ربك رب العزة والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بلاسان تانو الله ikalimutan Allah mga looks ko mga pagalito